Hi guys, welcome back to my channel and shout out po dun sa mga legit supporters and friends. Thank you so much for always and kahit po sa mga katarantaduhan ko, nandiyan pa rin kayo, supportado ako. But for now, for today's video, it's kind of serious matter, serious topic. Kasi bilang OFW, medyo nasaling ako dun sa na, nakikita ko na na-post sa Facebook na dahil nga po sa meron tayong pandemic ngayon, so marami nating kapwa OFW na nawala ng trabaho dahil sa lockdown. So umuwi na Pilipinas and then may requirements na 14 days quarantine sa Manila. Kung yung ikaw, taga-probinsya ka, mag-stay ka muna sa Manila ng 14 days for quarantine, swab test, or kung ano-ano pa yung ginagawa para sa safety and protection ng bawat isa doon. And then, meron pa no na pag umuwi ka, tingin sa iyo ng kapwa mo Pilipino, virus ka. Pinandidirihan ka. Meron pa ka doon, nagkwento siya na nasa hotel sila. Yung mga hotel staff kapag may nagbigay ng pagkain or mga basta yung hotel services tapos pagka nakita daw sila, alam mo yon, nilalagay lang yung mga halimbawa nagbigay sila ng pagkain, ilalagay lang yung pagkain tapos tatakbo palabas. Parang 'di ba nakakainsulto. Pero part of view naman na naintindihan mo na baka nga nag-positive ka, diba? So, ayaw nilang mahawaan. Pero masakit lang isipin na pinandidirihan ka. Kasi OFW ka na ikaw daw ang naging carrier ng virus na yon. Masakit lang, no? Dahil OFW ka, ikaw agad ang carrier ng virus. And then, after no 14 days quarantine, pwede ka nang umuwi sa probinsya nyo. Kung ikaw taga Manila, so okay lang. Pwede ka na umuwi sa bahay nyo kasi nasa Luzon ka lang naman. I mean, sa Manila, ganun. Uwi ka na sa probinsya nyo. Pagdating doon, ikaw quarantine ka ulit. Another 14 days. So, halimbawa, kung ikaw umuwi ka para lang magbakasyon, 2 months. So, 14 days sa Manila, 14 days sa probinsya nyo, so 28 days na yon. Na-risk na yung isang buwan mong bakasyon dahil doon sa quarantine. And then, punta tayo sa ano, sa quarantine facilities. Hindi ko naman sinasabi na pagdating ng mga OFW doon, i-welcome nyo sila ng, I mean, patutulugin nyo sila sa mga 5-star hotels. Hindi ko naman sinasabi. Eh, sinasabi ko lang, dapat, sana maayos naman yung patutulugan nyo, patitirhan nyo sa kanila. Hindi yung ilang tao sa loob na isang kwarto. Wala CR na maayos. Ang CR madumi. Na parang 10 years na yata hindi nalinis kasi parang nakita ko din ang libag ba. Mas malibag pa sa kilikili ko. And then, sa Manila, ganun yung, magiging ganun yung ano nyo, facility ng, quarantine facility nyo. Kung ikaw, uwi ka ng probinsya, may nakita ako doon, parang ginawan sila ng kubo-kubo. Tapos doon sila mag-i-stay ng another 14 days. Imagine, ang init kaya doon. Bakit kayo ganun? Bakit ganun yung nagiging trato nyo sa mga OFW pag umuwi sila? Baka naman may magsabi dyan, ito mga OFWs na to, pub-VIP lagi. Eh, alipin na naman sa ibang bansa. Alam nyo, yun na nga ang mas masakit na part dun eh. Kasi alipin kami dito sa ibang bansa. Tapos pag-uwi namin sa Pilipinas, alipin pa rin kami. Yun ba yung gusto nyong gawin para sa amin? Grabe na yung sakripisyo namin dito. Tapos pag-uwi namin na Pilipinas, alipin pa rin kami. May nakikita ako na post sa Facebook.
siguro one day ago, yung mga OFWs na doon sa Naiya, natutulog sa lapag. Kasi hinihintay nila yung flight nila sa kanya-kanya ng probinsya. Ganyan ho ba kayo dapat magtanggap ng mga OFW? Natulog sila doon na parang mga baboy. Di ba kayo naawa sa kanila? Hindi nyo man lang daw binigyan ng pangkain, tubig. Marami naman kayo. Tratuhin nyo naman ng tao yung ano, mga OFWs kasi. Ang dami na ng pinagdaanan dito. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Sobrang stress na nila. Tapos pagdating na sa Pilipinas, ganun din yung gagawin nyo. Hindi po makatao yung ginagawa nyo. Mababatingin nyo sa mga OFW kasi pagkasigad, sabi nyo, dito sa ibang bansa, mga alipin lang naman kami. So, bakit kami mag-iinarte? Ibig sabihin ba, pagkapag-alipin kami dito, wala kaming karapatan pagdating sa sarili naming bayan? Hindi ko naman sinasabi na dapat pagdating namin dyan, i-accommodate nyo kami, dali nyo kami sa 5-star hotels, pakainin nyo kami sa buffet. Ganun ba? Sa akin lang, ayusin nyo naman yung facilities na pinapapatirhan nyo sa mga ano, sa mga OFW. Huwag nyo naman sila parang patulogay sa parang baboy, na parang mga baboy lang. Ano mo ginagawa nyo? Alam nyo bang pakiramdam na ganun? Pakiramdam na pinandidirihan ka, minamaliit ka. Bakit wala ba kapi na itulong sa ekonomiya ng Pilipinas para tratuhin yung mga OFW ng ganyan? Natratuhin nyo na parang salot? Grabe kayo. Tingin nyo sa amin, tingin nyo sa mga OFW virus na kadiri, bawal lapitan. Grabe lang. Sana naman pag-uwi namin sa next batch, hindi namin mararanasan yung naranasan ng mga naunang umuwi sa amin. Sasabihin nyo, demanding kami? Maarte kami? Hindi. Sinisigaw lang namin yung tamang pagtrato sa amin. Hindi yung tratuhin nyo kaming mababang tao, nakakadiri. Kasi dami na pinagdaanan namin dito. Yan lang po yung hiling namin. Na sana, bigyan din po kaming halaga. Huwag po sana kami pandirihan, maliitin. Kasi dito alipin na kami, tapos pagdating dyan, alipin kami ulit. Ang sakit nun para sa amin. Paramdam nyo naman sa amin na mahalaga kami, na kahit konting respeto lang para sa amin, okay na kami dun. Ayan. Maraming salamat po. Pasensya na at nakapaglabas ng sama ng loob. Kung may hindi kayo na nagustuhan sa sinabi ko, okay lang. Basta ako, nailabas ko yung opinion ko, yung saloobin ko. Karapatan ko yun.